mga kapanatin dyan. So, napaka-importante ng pag-uusapan natin ngayon. So, pag-uusapan natin tungkol lahat sa battery natin. O, ano bang importance na? Tsaka kung kailan ba tayo dapat magpalit ng battery natin. So, ngayon, kailangan ko na talaga magpalit ng battery. Kasi, uno sa lahat, wala na akong starter. Pangalawa, halos hindi na mabuhay yung, ano ko, yung buong panel ko. So, pag na-membrane ako, namamatay na yung buong, ayan, yung buong panel natin dyan, namamatay na yung ilaw. Kasi nga, papalitin na yung battery natin. So, paano natin malalaman kung papalitin na ba yung battery, kung kailangan na ba natin magpalit, at ano yung mga senyales na kailangan natin magpalit ng battery. So, makinig lang kayo lahat, pag-usapan natin lahat tungkol dyan sa battery natin. Pero bagong lahat, syempre, shoutout muna kay Christopher De Leon, na subscriber ko. Hindi artista yun, napinsan ko yun. So, shoutout! Christopher De Leon, yan. Shoutout sa'yo, Toops. Papakita ko sa inyo yung ano nangyayari sa panel natin pag binuhay ko yung motor natin. So, tinan nyo kung ano. Nabubuhay siya. Pero, pag sinubukan ko mamreno, patay na. Wala din siyang busina. So, nadiskarga siya kasi katetesting natin doon sa relay yung ginawa natin na huling video tungkol sa relay. Na-discarga siya kasi pinag-practicean talaga namin kung paano mag-wire ng relay. So, ayan. Tuloy na siya nasira. Well, matagal na naman yan. So, tingnan natin kung ano yung mga nakita kong mga faults dyan at saka yung mga nakita kong senyales. Pag-usapan natin yan. So, ayan. Ngayon, tatanggalin ko lang yung battery natin. So, make sure mga kapwa na unahin nyo munang tanggalin lagi ang ground. Kasi lahat yan nakakonekta pa rin sa ground natin. I mean, yung ground natin, nakakonekta lahat sa body. So, kailangan mo na natin tanggalin lagi ground pag magtatanggal tayo ng battery. Ayan, kada magpapalit kayo or kung ano mang gagawin nyo, pag nakikita nyo may kalawang yan, yung mga terminal na yan, yung negative tsaka yung positive, lilihain nyo o kukuskusin nyo ng sandpaper. Alam na naman siguro natin yun. Kasi kinakalawang yan. So, magkakaroon tayo ng problema sa conduction ng electricity. Minsan hindi aanda rin starter natin, minsan papatay-patay yung panel natin. Pero maganda pa naman yung battery, so dapat nililinis talaga natin yun. Tanggalin na natin. Standby lang kayo dyan, guys. So yan, mga kapwa natin, battery. So, sa tingin ko naman, alam na natin lahat yan. At sa tingin ko, madali lang intindihin kung ano yung battery. Well, pag sinabing battery, okay lang mo yan para meron ko starter, meron kang busina, kung ano man. Pero mas mahalaga pa rin yung naiintindihan natin kung ano ba yung battery natin, kung ano yung mga sintomas, kung kailan natin kailangan na natin paltan yung battery, kung paano gumagana yung battery, at saka kung anong pinagkaiba, ano ba mas maganda, maintenance free o yung maintenance battery. Oops, so konting comparison lang. So ito yung maintenance free. Wala kang makikita na lagyan ng tubig. Then ito naman yung maintenance battery. Ayun yung talagang mine-maintain mo. Nilalagyan mo dito ng tubig o ng electrolyte. Ayan, kitang-kita niyan. May konting tubig pa siya. Ayan. Pero luma na to ah. So, hindi na to gumagana. Pangit na talaga ah. Talagang bulok na yan. So, ayan lang. Para for comparison lang. Maintenance battery and maintenance free battery. Napakadaling tandaan. Kitang-kita. Oh, kitang-kita yung pinagkaiba. May lalagyan ng tubig. Walang lalagyan ng tubig. Silyado. Okay, so, pag-usapan natin yon. Unang-una sa lahat, ang battery, nagko-convert yan ng chemical energy into electricity. So, madali lang yun. Siyempre, yung chemical reaction sa loob, ng mga chemicals na nandyan sa loob, yung mga cells, yung mga electrolytes, kino-convert niya yung chemical reaction nun para mag-turn sa electricity o sa electrical power o electrical tawag dun. Basta, sa kuryente, yun. So, yun lang, napakadali lang ng term na yun. So, battery, nagko-convert siya ng chemical energy into electrical energy. So, ngayon, paano ba natin natetest kung maganda pa yung kondisyon ng battery? Well, hindi natin siya matetest basta-basta ng voltmeter lang. Kasi minsan, yung mga battery na luma na, kahit luma na yan, kaya pa rin niya magbigay ng 12 volts or 13 volts plus. Ngayon, sinusukat natin yan, ang tamang pagsusukat niyan, yung CCA na tinatawag. So, kailangan natin doon ng mas advanced tsaka mas mamahaling gamit. Huwag kayong magpapaloko kung tetestingin yung battery, papakita 12 volts or what. Huwag kayong maniniwala doon. Kumbaga, bababa lang talaga ang voltage ng battery natin. Kapag lumang-luma na yan, hindi na talaga kaya mag-hold ng charge sa loob. So, tanda natin, kahit luma yung battery, kayang-kaya pa rin niyang mag-hold ng 12 volts or 13 volts something.
Pero hindi niya kayang i-hold yung kailangan na amount na power kapag mag-start tayo, kapag gagamit tayo ng busina o kahit anong mga accessories. Hindi niya kayang i-hold yun. So, sinusukat yun gamit ang mga advanced na battery tester. So, sinusukat doon yung CCA o yung cold cranking amperes. So, sinusukat noon yung kung hanggang saan ang kaya niyang ibigay kapag ka, halimbawa, nakastock lang siya galing ng gabi, lumampas ng isang gabi. Wala kang gagawin kundi kaakagat mo lang yan, testingin mo lang kung ilang CCA. Well, sa mga sasakyan kasi ang ginagamit, Midronics. Sa mga automobil yon, sa mga Honda, sa mga kahit anong sasakyan na 4-wheel, sinusukat dyan yung CCA. Ngayon, bakit sinusukat yon? So, syempre, katulad nun, mga automatic cars, so hindi sila andar ng walang battery, ng walang starter. So, napaka-importante nun kapag kami na-maintain yung sasakyan natin, yung battery. Kasi, syempre, pag mas mababa na ang reading mo, let's say, halimbawa, ang CCA na recommended sa sasakyan mo ay 310 CCA. So, 310 cold cranking amperes. Sa sasakyan to, hindi to sa mga motor. Kung ang rating mo ay 310, tas nabasa namin o nabasa ng mekaniko na mga 250 CCA na lang yung battery mo, so, i-recommend na kagad namin na magpalit ka ng battery. Kasi, bakit? Pag hindi ka nagpalit ng battery at automatic yung sasakyan mo, hindi mo magagamit yung starter. Halimbawa, pumunta ka sa malayong lugar, bigla na lang na-discarga yung battery mo o bigla na lang nasira yung battery mo. Pag nag-start ka ng sasakyan at hindi gumana, hindi mo pwedeng i-push start ang automatic, hindi katulad ng mga manual na i-clutch mo lang, tapos i-cambio mo, tulak, then bitaw yung clutch, siya andar, patatakboy ng alternator. Well, hindi yun katulad sa automatic kasi pag ang automatic, na-discarga yung battery, hindi mo na yung kayang pa-startin. Hindi mo pwede siyang itulak. So, napaka-importante nun sa mga four wheels natin. Well, sa motor naman natin, importante yan kasi syempre sa mga starter natin, kailangan natin yan. So, ang unang senyales na makikita nyo dyan kapag papalitin na yung battery natin, unang-una, magtatagas na yan ng, ayan, tulad na, pinunasan ko lang yan kasi corroded na yan. Magkakaroon dyan ng corrosion sa part na yan, ayan, magtatagas yan ng ganun para may mga amag-amag dyan. Yun ang unang sintomas na kailangan mo na magpalit ng battery. Kasi tulad na, ayan, no? Una kinakalawang, unang-una kasi lalabas niya, magkakaroon dyan ng corrosion. So, yung para mga amag nga, then magkakaroon niya ng kalawang. So, yun yung unang sintomas na kailangan mo na magpalit ng battery. Well, gagana pa rin yung battery mo, in good condition, nakakapaggamit ka pa ng starter, ng busina, etc. Pero, eventually, masisira na talaga yung battery mo. So, dapat maghanda ka na para magpalit ng battery. Pangalawa naman, mawawalan ka na ng starter, yung mga malalakas na kailangan ng kuryente, tulad nun. Pagka nagkabit ka ng malakas na horn o kaya malakas na ilaw, lumalabo na yung ilaw mo compared sa dati nung bago pa yung battery. So, yun, isang senyales na din yun na kailangan mo na magpalit ng battery. Pangatlo naman, ito na talaga yung totally sira na o hindi na talaga kaya mag-hold ng battery natin ng charge. Kahit i-recharge mo yan gamit ang charger na hindi sa motor, kahit i-recharge mo yan, hindi na talaga niya kaya mag-hold ng charge niya sa loob. Kasi nga, yung mga chemicals sa loob, natutunaw din yun, no? Kumbaga, nadudurog. Well, katulad nito, kasi ang kaibahan nito sa maintenance battery, ang kaibahan ng maintenance free, meron din yung liquid sa loob. Ngayon, ang nasa loob nan, gel-like, parang yung sa diaper. Well, tinuturo kasi ito sa automotive kapag ka, siguro naman sa high school, tinuturo din naman yun. Ang laman ng battery, kapag nakakita kayo ng maintenance free, ang laman ng parang gel-like kasi pang matagalan na nga siya, hindi mo na siya kailangan bantuan ng tubig. Hindi katulad pag di bantuan ng tubig, yung mga may butas, babantuan mo ng tubig o ng electrolyte. Kasi electrolyte yun para magkaroon siya uli ng charge. Ang kaibahan na ito doon, pang matagalan talaga, matagal talaga siya maubos kasi nga gel-like siya o jelly-like. Malapot, sobrang lapot. Hindi katulad ng tubig, madaling matunaw. So, yun yung kaibahan ng maintenance free sa maintenance battery. Well, kung tutuusin, mas matagal ang itatagal ng maintenance battery. Alam nyo kung bakit. Kasi kada binabantuan ng tubig, pwede pa rin siyang gumana kahit pa paano. Hindi katulad nito, once na nasira na, katulad ngayon, nasira na talaga siya. Hindi mo na siya mapapakinabangan talaga. Pwede yan, pabigat. Pero hindi mo na talaga siya mapapakinabangan. So, tingnan natin yung volts niya ngayon na kaya niya ibigay. Sandali lang, pwesto ko lang yung camera. 1 eternity later. So, syempre, madali lang naman mag-test ng voltage. Kasi ang voltage, potential difference lang naman yan between positive and negative or what. So, titingnan natin kung ilang volts pa yung nahohold niya sa loob niya. So, ayan, kita nyo.
Around 11 volts lang siya. Kasi nga luman-luma na at saka kailangan mo na talagang palitan. So 11 volts mas mababa na sa rating. Pero katulad nga ng sinabi ko sa inyo, hindi ko mo 12 volts yung battery eh nasa magandang kondisyon pa. Well, ilang taon na yung battery ko, siguro 3 taon mahigit na yan. Siguro nung patatlong taon niya, 12 volts pa rin yung rating na makikita mo kapag ginamitan mo ng voltmeter. Pero subukan mo sukatin yung CCA nan kapag gumamit ka nung advanced talaga na battery tester. Pag ginamit mo yun, mababa na yung rating nan. Let's say, example, 100 lang. Example lang to, 100 CCA ang kailangan ng motor ko. Then, siguro ang rating nito, papasok na ng mga 50 na lang. Hindi na niya kayang ibigay yung supply na kailangan ng motor mo o na kailangan ng isang buong sasakyan para gumana. So, sablay ka na kagad doon. Hindi ka tulad, syempre, sa mga motor, minsan may kicker. Gagana pa yan. Gagana yung iba accessories mo, headlight, kasi yung headlight na nagpapakain ng kuryente dyan, well, stator, yung kuryente, magneto. Yun ang nagpapakain ng kuryente doon, kaya umiilaw pa rin. Well, huwag kayong mag-aalala kapag nasira yung battery nyo kasi hindi naman siya basta-basta puputok yung mga accessories natin kasi nga may fuse. So, kapag sobra na yung voltahe, kinakat niya na yun o puputok yung fuse natin, hindi na dadiretso sa mga accessories natin. So, napaka-importante ng battery, mga kapwa. Nakita natin yung importante ng battery, tuloy-tuloy yun, walang putol. So, ulitin ko lang ulit. Kapag bibili tayo ng battery, syempre, tingnan muna natin kung merong corrosion dyan. Halimbawa, bago yung battery natin. Ah, sir, meron pong ano, parang may amag-amag. So, corroded na yon, pangit na yung quality ng battery. Kasi, tulad na, maintenance-free yan. Bawal dyan yung may tagas. Kasi once na nagkaroon ng tagas yan, yan magtutuloy-tuloy na yan pagkasira ng battery mo. So, pangalawa, ulitin ko lang ulit. Hindi na te-test ang battery ng just voltage lang o voltmeter lang ang test. Maraming ginagamit na test dyan. Una yung CCA, meron pang hydrometer na tinatawag, di ba? Pero katulad nan, maintenance free. Sa ating mga typical na riders, kung pipili tayo ng battery, para sa akin, may re-recommend ko sa inyo, gumamit na kayo ng maintenance free. Kasi uno sa lahat, hindi ka nagagastos para sa tubig, hindi mo na kailangan bantuan. Tumatagal din siya, pero sobrang tagal din kung tutuusin. Sulit na ibabayad nyo, katulad nan, Motolite na MF4LB. 750 lang, nagtanong ako kanina. So, papalitan natin yung battery natin soon. Pag nagkaroon na ng budget. So, mas maganda talaga na maintenance free na yung bibili nyo. Kasi sa konting diferensya lang, mas mahaba na yung mararating ng... Mas mahaba na yung itatagal ng battery nyo. Tapos mas reliable siya kasi tulad nga nun, pag hindi ka marunong magbanto ng tubig, hindi mo na kailangan magbanto kasi maintenance free na, di ba? Hindi ka natatama rin, wala ka na babantoan, gagamitin mo na lang, i-start mo na lang, etc. Ganun lang kadali mga kapwa. So yun lang, wag tayo magpapaloko sa sinasabing nagbebenta sa atin ng battery na pre, ito, tanong mo, testing mo pa 12 volts. Kahit 12 volts yan, malapit na itatagal lang. Lagi nyo tatandaan, ang battery, may edad yan. So tulad ng battery na, pag bagong bilian, tatagal yan. Pagpalagay ng mga 2 to 4 years, matagal na ang 4 years para sa lifespan ng battery natin. So, napaka-importante na. So, tatanungin muna natin, pag bibili tayo ng second hand, well, hindi ko talaga mare-recommend na bibili kayo ng second hand na battery. Wag na, bumili lang kayo ng bago. Murang-mura lang. So, kapag naman pipili, again, ng battery, check mo muna kung corroded na yan. Siyempre, check mo kung may leak yung battery mo, kung may crack yung mismong case niya. Kasi pag nagkakaroon nga ng crack, nagkakaroon ng tagas, doon na nagsisimula magkaroon ng sira yung motor natin. So, syempre, pag nakaramdam na tayo sa mismo motor natin, minsan kapag hindi na siya nag-start, kapag yung busina mo namamaus na, kapag namemreno ka, mapapansin mo yon. So, kapag din, syempre, tulad nun, yung panel mo, pag binuhay mo ng una, ang mangyayari sa kanya, mabubuhay, tapos pag namreno ka, biglan lang nawawala, so, malaking possibility na battery na yon. Well, syempre, marami din ang tatanong. Diba sabi, meron nga tayong stator o magneto na nag-charge naman dito sa battery natin. So, lagi siyang full charge. Ngayon, ano nangyayari? Ganito, sandali lang. One eternity later. So, ito yung napakalaking tip na masasabi ko sa inyo mga kapwa. Sa mga nanood hanggang sa dulo, well, congratulations sa inyo kasi maintindihan nyo to.
Meron tayong charging system sa motor natin, no? Kahit anong automobil man, kahit anong sasakyan, meron yan charging system lagi na nagre-recharge ng battery natin. So, bakit kailangan natin ng battery? Kasi syempre, pag unang start mo, kailangan mo ng power para sa starter. So, pag gumamit ka ng starter, malaki agad yung capacity na nakukuha niya dito o yung power na nakukuha niya sa battery natin. Malaki kagad yung nawawala sa battery natin. Let's say example, yung 50% ng lahat ng karga ng battery natin nakukuha gamit lang sa starter. Sa isang start lang yun, ha. Estimated lang yon. So, sa buong power ng battery natin, natatanggal agad yung 50% kapag ginamit natin yung starter. Well, ngayon, habang tumatakbo tayo, nagre-recharge yan, bumabalik yan sa full charge. Bumabalik yan. So, ang dami nagtatanong, bakit yung battery nadidiskarga pa rin, meron nang charging system, di ba? So, ang tip dyan, o ang paliwanag dyan, ganito lang kadali, mga kapwa. Siyempre, meron nga yan mga chemical sa loob, may mga partitions, may mga cells, may mga electrolytes, etc. Nasa loob yon. Ngayon, kapag luma na yung battery mo, o luma na talaga, matagal na yung battery mo, o maintenance battery, kapag luma na yung battery mo, kapag chinarge mo siya, hindi na niya kayang mag-hold ng ganong katagal o ganong karaming energy. Hindi niya na kayang i-store yun sa loob. Hindi niya na kayang i-store sa loob ng battery. Ngayon, syempre, kapag charge ka ng charge, tapos hindi niya na kaya, kumbaga, full memory na siya, hindi niya na kayang kunin yung charge na binibigay mo. So, kapag ka gumamit ka uli ng starter, mauubos lang ulit yung charge, then re-recharge uli ng charging system mo, hindi niya na kayang ibalik. So, anong nangyayari? Sa susunod na start mo, hindi ka na makakapag-start. Kasi nga, hindi niya na kayang i-hold yung charge na binibigay ulit ng motor mo para ma-full charge yung battery. So, ngayon, magtataka ka. Bakit ayaw nang mag-start? So, kailangan mo na magpalit ng battery. So, yun yung napaka-importanting tip natin. Alalahanin natin yung mga sintomas, yung mga signs na kailangan mo na magpalit. Tsaka kung pipili tayo ng battery, kung magte-test tayo ng battery, huwag tayong papaloko sa mga kung ano-ano lang sabi-sabi na, okay pa yan, pre, okay pa yan, ganun. Huwag tayong papaniwala doon. So, yun lang ulit, guys. Ride safe, everyone. Click like and subscribe, mga kapwa. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Marami-rami tayong matututunan, tsaka mas marami tayong gagawin na videos sa future, syempre. Ngayon, ang ginamit ko lang na camera ay yung cellphone pa rin natin kasi mas appropriate gamitin yung cellphone sa ganitong mga malalapit na kuha lang. So, abangan natin yung mga friendly race natin. Ride safe, everyone. Again, click like and subscribe, mga kapwa. Tsaka pinutin natin yung notification bell para pag may bago tayong kalaman na i-share, mas malalaman nyo. So, yun lang ulit, guys. Ride safe, everyone. Bye-bye.